This discussion is about FTI spectroscopy. So, FTIR means Fourier transform, tapos infrared. So this is also known as FTIR analysis, or simply FTIR spectroscopy. It is a technique used to identify organic, polymeric, and inorganic materials. The idea is to characterize. So this is just one of the equipment that we can use to characterize a given material. For example, nag-fabricate ka og something, pwede nung ma-figure out kung unsa kay kalainan sa imong gi-fabricate sa standard. So kung mag-match ganitong duha sa imong FTIR analysis, meaning na-duplicate gini mo. Other times, ginagamit gihapon ang FTIR analysis para ma-test sa quality sa imong product. So for example, ang imong product karon pag-test sa sample, kay wala na siya ning match original, meaning na is something na contamination na involved. Okay? And it uses not the visible light, but infrared rays for the detection. So, ang nakanay sa ning infrared, so dili siya harmful, no? Sa mga... And then, unsa may naa din ha? So first is naa kay kanang spectrometer nimo. You have a light source, and then there's an interferometer na mag-regulate sa imong frequencies presented to the sample, and then after that naa ay detector. This will detect how much is being absorbed by the sample. Interferogram, mga signal, muna siya ang mo-input sa imuhang computer. Then ang computer din, na ginagamit din siya aning automatic na ni, naka-include na ni sa program, na ni program ani, using fast-forward transform to generate kining spectrum. So kining spectrum is in terms of wave numbers. Kini kay values ni siya. So ang nahitabuan ni karon per material, na siya unique nga na ma-create po nga numbers, kanyang wave numbers, na siya same nga form. So for example, polystyrene. Na. So unsay naa sa interferometer? So muna yung nahitabo. So naa kay coherent light source. Gikan sa imong coherent light source. So ma-split siya into two. The other part, since this is simple, a simple mirror, so walay loss, same nga frequency ang mobalik. However, on the other side, if we move this mirror, ang nahitabo is naay delay, naay certain delay kung dili ni sila parehas og distance. Kung equal sila distance, pagbalik nila ma-recombine imong beam, same ra gihapon ang iyaha nga form. However, since na may delay, pag sum, for example, ang isa gaani, then ang isa kay paana, ang sa may ilahang superpose na nga, ang ilang superposition na dayon kay ingwananin na, no? So muna niya ang superpose, nana din hey, ang peak. So lahi na siya sa, lahi na ang frequency. Okay, so this recombination of will, so ang raw data ni mo karon is absorbance for varied mirror positions to vary the frequency of the infrared light source. So ang ginabuhat sa imong interferometer, gina-change niya ang frequency so that lahi ang imong value sa imong frequencies. Ngano man, so the goal of also man ginabuhat gin sa FTIR. So the goal of the FTIR spectroscopy is to measure how much light a sample absorbs per wavelength. So okay, namang gud tay mga kuan god. For example, kini akong ipakita dinhi sa so kini nga mga activity sa pag-stretch ani nga ani niya is na siya absorbance nga inani nga level. Okay?
sa centimeter inverse, kay wavelength mo na siya. And now, so what it does is it shines a beam. So mo tong naa kay light source, coherent light source, then katong many frequencies ito, so pwede na ito ma-vary at once. Mo tong ganina no, sa interferometer. Next, the beam is modified to contain a different combination of frequencies. So second data point. Remember, katong ganina sa imong mirror, so kung i-move na ko ni, dinhi, muna akong second data point sa diary. So unsang muna siya ang ano, sa per mirror position na ako'y mga points din na muna ang ako ang mga actual values. So makakreate ko ganing function. No? This process is repeated many times over. And then computer na dahil bahala na yun. So wala na kayo bahat nun. Magkuhan na kasi mong butang rin yung sample dito sa equipment. Na yun. Basta masakto lang nyo pagka-process. The computer does all the Fourier transform computation jobs. So para na mo yung idea on sa name Fourier transform computation, ang idea mo daan niya is, don't you know nga, bisag ka na bito nga, kini nga data, pwede na ko nima, mura mo siya discrete go, no? Ang kini siya nga data, pwede na ko na siya ma-express as inani. So approximated siya nga function to that discreteness. So this becomes a function of time. Ang discrete mo nga function kay point per point. Pero kini mong function is continuous. So kung given na function, muna naka-nice kay sa imuha nga FTIR, kay wala man tayo nag-dilog ka ng discrete na nga values na pag-abot nyo sa kaya na naman tayo function, ang nahitabo is pwede nyo mad katong na background nga noise minusan na ni mo dre. So ang actual na yun mga kwan, minusan ni mo siya ni ang imong na-detect yun is the actual ni mga sample. Dili, wala na ilabot ang katong sa imong machine, no? Background. Para makita niyo ginoon sa paggamit, look at this article na dito sa file akong pan sa classroom. And then, tanawag yun sa nila paggamit. And also for a live demonstration, para na mo idea ginoon sa nila paggamit on si Dagoy ng machine. So lantawan ni siya for a solid sample and then kung naakay powder or liquid sample. So whatever sample you have, pwede din yung mga kuandre. So ang kuan sa FTIR, so once naana kay sample, ibutang limo din. Dayon, makompare din mo. So let's say ang imuhang actual karon kay diani na siya. So naay inani na. So it must be a different one. Usually ang mahitabo is gamay lang ang different ang kalainan. Let's say on this region instead nga din ha siya mas lower. So meaning ang katuday yung mong, let's say nag-create ka og kaning compound nga na kay gi-treat with something. So meaning katuday mong treatment dito naka-affect siya sa actual ni mga katong standard nahimo siya ng unani unsay kalayanan ni. So mo din tong imong i-interpret according to katong mga absorbance. So makita nimo dinhi ang mga standard ng absorbance, no? Dito nang ka maghimog interpretation dayon sa imong treatment. And so that's it. So di-click lang nimo dinhi ang na dito sa katong PDF. Thank you.